Magandang buhay, magandang araw mga Kerb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So malayo ang narating natin ngayon. So magbabike check tayo. Ayan, syempre dito yan sa Drix Bike Shop. So dito yan mga Kerb sa boundary ng San Jose, Del Monte, Bulacan at ng Santa Maria, Bulacan. Ayan, so malayo na yung nararating natin. So magbabike check tayo dito mga Kerb ng isang napakaganda, murang-mura pero hindi tinipid sa pyesa na Promax PM70. Ayan. So walang PM send na mangyayari. At syempre hindi yan inasal na PM1 at PM2. So bago yon mga Kerb, ipapasyal ko lang muna kayo sa Drix Bike Shop. At syempre papakilala ko sa inyo ang may-ari ng Drix Bike Shop. Ayan. So pakilala ko mga Kerb, si Sir Dennis Miranda. Ayan, Sir Dennis, invite mo naman sila rito. Punta po kayo dito sa Drix Bike Shop. Tambay po kayo dito. Ayan, so, pwedeng tumambay. Ayan, at syempre, ang kanilang mekaniko, si Mark Kevin. Ayan, full-time mechanics dito sa Drix Bike Shop yan. Di ba? Shoutout ko muna dyan. Shoutout sa mga tropa ko dyan. Punta na kayo dito. Punta daw kayo dito. So, ito mga Kerb. So, ayan, bagong bukas lang sila nung Monday. Tama, Sir Dennis, ano? Monday. Ayan, so marami silang parts dito. So abangan natin. So madadagdagan yan sa mga susunod na araw. Ayan, okay, kita nyo. Mayroong mga shocks, handlebar, stem, crankset, RD, hydraulic brakes, etc. At syempre, meron sila ditong built bikes. Ayan. So sa video ito mga Kerb, ito ang iba bike check natin. Ang Promax PM70. Ayan. So bago nga pala simulan ng bike check mga Kerb, gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing at ngayon pumapasyal tayo sa mga may Arowana. Ayan, shoutout sa Arowana Keepers Bulacan. Ayan o. So ano pang hinihintay natin? Simulan natin bike check ng Promax PM70. So mga Kerb, simulan natin ang bike check ng Promax PM70. Tamang itama ito sa mga naghahanap ng mountain bike dyan na affordable, na napakaganda ng pyesa at hindi ka na magpapalit ng pyesa. Pera na lang kung magkakasakit ka ng upgrade-itis. So wag naman sana. No? Ayan, no? Ayan mga Kerb, unting na natin makakalimutan. Siyempre, sisimulan uli natin ang ating bike check sa kanyang timbang. So tumitimbang ang bike na ito ng 15.2 kilogram. Ayan. So, syempre, katanggap-tanggap ang timbang na 15 kilograms dahil built bikes naman ito mga Kerb. Ayan. So, naglalaro lang naman sa 14 to 15 kilograms ang bigat ng isang mountain bike, especially ang mga built bikes. At ang size nito mga Kerb is medium. Ang frame, 17 inches ang ating seat tube. Pero katagaya ng sinasabi ko mga Kerb, nagmukhang maliit ang frame natin dahil dito. So ang laki ng ibinaba ng top tube sa kanang seat stay. So almost 6 inches ito. Ayan, naibaba. So magmumukha siyang maliit. Ayan. So siguro kung natanggal to, malamang mag extra small yan. Pero dahil mataas ito, yan ay medium. So kaya yan, meron ditong support. Kasi pag wala yan, bali yan. Kasi yung bigat nung nakaupo na napupunta rito. So yun ang purpose nitong nakikita nyo na pa triangle na yan. So butas na to. Yan. O, diba? At syempre hindi yan na smooth welding. Marami tayong nakikitang uod ng pagkaka-welding dyan. Yan. Meron din dito. At syempre meron din sa baba. Para sa akin hindi naman big deal. Kung hindi man yan smooth welding, aesthetics lang naman yon, pampaganda, diba? O. Ayan. At syempre dito sa ating top tube at down tube, ito ang una ko din napansin, ang haba ng relasyon ni down tube sa ani top tube. Almost 170 mm. Ito yung pagkakadikit nito. Ayan, dikit na dikit talaga siya. At internal cabling tayo, isa rito. At may bakanting isa rito. At ito ay ang hydraulic hose para sa ating hydraulic brakes. Ayan. So kung akin na ganito, kung akin to mga Kerb, ipapaayos ko kagad sa mekaniko. Ipapalagay ko tong hydraulic hose na to dito sa internal since
may bakante naman. Ayan, no? So, nasa sa inyo na lang yon kung i-stay nyo dito at or pagpapalitin nyo dito. Nasa sa inyo yan. At syempre, ito, advisable ko sa inyo, yung C-clips. And advice ko sa inyo, lagyan na lang to ng zip tie. Kasi minsan natatanggalan eh. Marami na ako nakitang natatanggalan na ito. Pero kung maganda naman ang kapit, yan. So, hindi na natin kailangan palitan. At syempre, yung mga decals na makikita natin dito sa frame, ay lahat yan ay water decals. Pagdating dito sa Pro Max, ang, yan, water decals talaga yan. Sa ilalim, may makikita din tayong Pro Max. Sa ibabaw, may PM70. Ayan. At syempre, may mga lining-lining dito na PM70. So, pagdating dito sa top tube, payat. Ayan o, payat na payat. Pero ang ating down tube, matabang-mataba. Ano, di ba yung hindi ko siya madakot to, pero dito dakot na dakot ko. Ayan. At dito naman sa kanyang seat stay, mga ka, pa-rectangular ang shape ng ating seat stay na mayroong bridge. So, pwede nga maglagay ng patapalodo rito. Ayan. At syempre, napapalitan ng ating dropout. Ayun, may kasama siyang cage protector. Ayan, maayos yan para kahit pang-semplang ka, safe ang iyong RD. As again, water decals pagdating dito, Pro Max. Ito yung kable ng RD. Ayan, pangkaraniwan naman talaga dito, nakikita natin yan. Chainstay niya, mga carp, meron pa ring bridge. Ayan, at syempre, meron siyang stopper para sa kable ng FD. So, kung sakaling gusto mong maglagay ng FD, pwede siya. Ayan, no? So, hinihintay niya yung inyang kapartner. Naka-1-by lang kasi yung ating built bikes na Pro Max PM70. So, dito ilalabas yung ipapasok mo na kable dun sa internal cabling dito sa may kabila. Ayan, o. Oh. Diba? At syempre, dito tayo sa kanyang head tube. Ang head tube niya is 100 millimeter ang haba. So, nagagandaan ako sa head tube niya. Hindi siya ganun kalaki yan. Ayan. At tapered, mga curb. Kitang-kita nyo, walang daya, natural-natural. Walang halong chemical. Yan, at may logo ng P na Pro Max. Yan. At sa suspension fork natin, suspension fork eh, no? Ang suspension fork natin is made from bakal. Bakal-kal yan. Yan. At gawa yan ng Pro Max. So, ang ganda ng sticker ng Pro Max. Pro Max lang to. Sticker lang to. Yan, no? At ang ating sa... Nakalimutan ko na to. And so mga curb, ang sukat ng ating stanchion is 115 millimeter. Ayan. So medyo nalilimutan natin, 115. Tapos meron tayo dito yung rubber indicator ng sag niya. So yung sag, yun yung kung gaano kalalim yung bounce ng ating suspension fork. Para sa akin mga curb, okay na ako sa 30 to 45 degree yung play ng ating suspension fork. At syempre meron tayo dito yung manual lockout. Close open lang yan, wala nang iba. Close open lang. At sa kabila, yung kanyang preload. Ayan. Medyo masikip yung preload. At nakalimutan ko, etong kanyang steerer tube, mga curb, silipin natin. Ang steerer tube niya ay nakagamit siya ng adapter. So, tapered kasi yung head tube natin. So, ang fork natin ay straight tube. So, gagamit siya ng adapter para maging compatible sila sa isa't isa. Ayan. At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ayan. Puro na lang hubs. Malay nyo sa susunod, makakahanap tayo naman ng wife. Wife naman eh, no? Ayan. Shengfu. Ang ating hubs na made from alloy. Ball bearing type. Ayan mga curb. Matibay yan. Alagaan lang sa grasa. Hindi yan basta-basta masisira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating aluminum alloy hubs na quick release. Ayan, baka lang ating spokes. Aluminum alloy double wall na rims. Ito yung rims na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makonfirm kung reflectorized. Pero sabi sa akin, reflectorized daw yan. Ayan, no? At syempre, skin wall na gulong na gawa ng compass. O nga, gawa ng compass. Ito yung gulong na may compass. So, hindi ka maliligaw sa gulong na to kahit saan ka may punta. May compass ka na, may gulong ka pa. At yung ating knobs, hindi ganun kalakihan, hindi rin ganun kaliitan. So, tama lang. At hindi ganun kalayuan at hindi ganun din kalapitan. So, para sa akin, nasa sweet spot ang gulong na to.
Ayan, at ang size, tingnan natin yung size. 27.5 by 2.10. Ayan ang ating size. So sa kabila, ganun pa rin. Ayan, compass na gulong, 27.5 by 2.10. Aluminum alloy double wall na rims. Ayan, baka lang ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Siyempre, na alloy hubs. Sheng Fu ang tatak niyan. Ball bearing type, quick release. Ayan, at dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Ayan, cassette type to mga kerp. Yung cogs natin na Sunshine SZ ang tatak. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ang dami nito mga kerp. 12 is speed, panalo 11. 250 teeth. Mm, 'di ba? Wala kang hahanapin dito, mga kerp. Panalong-panalo 'to. At ang ating RD ay Senza. Tama ba? Senza RX12. Ayun, tama nga ako. Senza RX12. So, ito 'yung matigas eh, oh. Mm, antigas. Ayan, tapos ang ganda nung low screw niya sa high screw. Naka-allen na siya. Hindi kagaya ng iba, naka-Phillips screw. So ang ganda nito, mga kerp. Oh, ayan. Ang ganda. Tapos ang ating tension pulley ay plastic, oversize. Ang guide pulley natin ay plastic pa rin, oversize. At ang kadena, DYC. Muntik pang maging DYC ay ah. Lagyan mo lang ng ay. Eskwelahan na. So DYC na D12. Ayan, nakalagay. So pang 12 speed ang ating kadena. At ang crankset natin ay Pro Max. Aluminum alloy, 170mm, square tapered, and removable chainring. Ang chainring natin, kitang-kita mga kerp, aluminum 6061 T6, 34 teeth, BCD104. Ayan, ang ganda nito mga kerp. At syempre ang ating clamp ay aluminum alloy. Ito, naka-quick release yan. Seat post natin, naka-setback 1 bolt. Ayan, naka 1 volt lang yan, setback. 31.6 ang taba. May ikatabaan to. 350mm ang haba. At ang pedal natin, ito. Hard plastic. Matigas pa sa ulo ko to. Ayan. Ball bearing type. Tibay din yan mga kerp. Naka ball bearing pa ako eh. Isang taong ko nang gamit. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Ayan. At ang upuan natin. Ito yung upuan mga kerp. Na may singawan ng utot at daluyan na nalang ihi. So ito, nasan dito na. So laki na ng hiwa, oh. Di ba? Hmm. Tapos, medyo, sabi nga nila, jutay. Maliit lang yan. At meron dito nakaumbok. Tapos ito, maliit lang yung puwet. Yan. So ang cute ng upuan niya, promise. May gawa ng Pro Max. Ang kapal ng foam na may katamtaman na tigas. Yan. At dito tayo ngayon sa stem. Ito yung Kamao stem, mga kerp. Naka-negative stem yan, 80mm. Ito, gawa ng Pro Max. So, yung Kamao, ito yung nakaganyan. So, hindi siya pwedeng gawing positive. Pangit na siyang tingnan. Yan. At syempre, ang spacer natin, 10mm. Dust cap natin, naka-10mm din yan. So, almost 30mm ang tinaas niyan. At syempre, ang top cap natin is made from or made by Gresta. 720mm mga kerp ang ating handlebar. Siyempre made from aluminum alloy na gawa ng Pro Max. Ang ganda nito mga kerp. At dito tayo ngayon sa kanyang grip. So yung grip niya mga kerp is bolt type. Ayan. So meron siyang tornilyo sa loob saka sa labas. So ang dali na itong baklasin kasi nakatornilyo lang. Hindi kagaya nung iba na walang tornilyo, so sisirain mo lang talaga para mas madali mo siyang matanggal. So pag inawakan mo to mga kerp is malambot na goma kasi dahil dito sa parang mga grills na yan. At ang ating bar end ay rubber. So cover lang ito mga kerp. So madalas nawawala ito eh. Yan. So antabayanan nyo lang, bantayan nyo, baka mawala. Yan. Ganon din sa kabila, ang ating hydraulic brakes ay gawa ng simmers. Simmers dito. Simmer sa kabila. So, ito yung lever na na-adjust yung layo ng lever ito. So, higpitan mo lang to. Pag inigpitan mo yan, unti-unti lalapit yung brake lever dito. Yan. So, naka two finger. Ayan, two finger tayo mga kerp.
So mas madali, mas safe, mas madaming daliri sa handlebar, mas madali natin ma-maneobrain ang ating manibela. At ang ating shifter ay sent sa RX12. So wala siyang indicator dito kung anong gear na yung iyong ginagamit. So pakiramdaman na lang ito. Ayan, tapos ang shifter niya, push and pull. So thumbs up tayo ron. Ang hirap kasi nung pares na push. Ayan o, mahihirap niyan. So thumbs up tayo dito sa shifter na to. Ayan, parehas. Ang ganda nito mga ka-erp. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. So yung caliper niya mga ka-erp, syempre, IS mount na gawa ng Simmers. Ito yung caliper na pwede kang mag-service ng brake pad na hindi mo natatanggalin yung caliper. Tanggalin mo lang tong clip na to, mauhugot mo na yung brake pad na yan. So kahit linggo-linggo, ayan, kahit araw-araw, pwede kang mag-service ng iyong brake pad. At syempre, ordinary na rotor 160mm na mayroon siyang tatak na night. Ayan. At sa kabila, nakabila naman mga curve, naka-post mount. So wala siyang adapter. Rekta na kagad yung ating caliper sa frame. Ayan, Simmers pa rin, 160mm na rotor, may tatak na night. At ito yung kabila ng ating crank arm. Ayan, Pro Max, aluminum alloy. At syempre, lalagyanan ng water bottle cage. So, sa ganito mga ka-erp, ang malalagay mo lang dito na water bottle yung maliit. Ayan, at mahihirapan ka na maiakyat. So, ang kailangan mo na bottle cage dito ay yung side. Yung pagilid ang kuha. So, kung pataas ang kuha niya, medyo mamumblema ka dito sa frame. Kasi ang liit talaga nito. So, hanap ka nung patagilid na ganun. May mga nakita akong mga bottle cage na yun eh. Ayan, no? So, sulyapan ulit natin. Ang ganda nito, mga carp. Promise, ang ganda, oh. So, ayan, mga carp, ang ating bike check video. Siyempre, ng Promax PM70 dito yan sa Drix Bike Shop. So, nagkakahalaga ang Promax PM70, mga carp, ng 13,300 pesos. Ayan. At, siyempre, sabi ni Sir Dennis, may discount pa to sa mga pupunta rito para bumili nung kanilang mga mountain bike. Ayan. So ilalagay ko sa description mga ka-erp yung kanilang Facebook link para sakali gusto ninyo i-purchase to. Ayan. Message nyo lang sila ng direkta. At marami pa rin silang binibentang mountain bike dito at mga parts. So hanggang dito na lang mga ka-erp. Road to 12,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye.